portrait lens. Ito yung camera lens for portrait. Pero bakit? What is up guys, Hate here and welcome to another video. Nag-iisip ka ba mag-upgrade or bumili ng portrait lens? Kasi ngayon, pag-uusapan natin kung bakit tinawag na portrait lens ang isang portrait lens. By definition or by definition that is accepted by the photography community, pag sinabing portrait lens, ito yung lens or yung mga lenses between 50mm to 135mm na focal length. Kasi dyan sa values na yan, flattering yung picture ng mukha ng tao. In short, between 50 to 135mm, dyan pinaka-sexy yung pinipicturan mo. Meron kasi tayong tinatawag na lens distortion. Pag wide ang lens, ang tendency kasi nun is palapadin niya yung picture. Kaya nga, pag wide yung lens ay for landscape at real estate lang siya advisable. Kasi mas papalakihin niya yung field of vision na kinukunan mo. Pag super zoom naman yung lens, ang nangyayari ay kinocompress niya naman yung image, which is hindi din maganda kung portraits ang kinukunan mo ng litrato. By the way, ang lens distortion can be corrected in post-processing or in photo editing softwares like Photoshop or Lightroom. Pero syempre, mas maganda kung sa simula pa lang ng picture is maganda na talaga yung kuha mo. Kaya nga ang mga portrait lens ang sweet spot ng focal length para sa sexy at flattering photos. Isa pang karakteristik ng good portrait lens ay meron siyang wide aperture. Aperture, mas mababa ang numerical value, ibig sabihin mas malaki yung opening. F2.8 hanggang F1.0, yan yung usual range ng aperture ng mga magagandang portrait lens. Ang aperture kasi ang nagbibigay ng tinatawag na depth of field at bokeh o blur background. And I'm sure kung nagsisimula ka pa lang sa photography, yung picture na super blur yung background ang isa sa mga nasa listahan ng mga picture na gusto mong ma-achieve. Kasi nga, why not, di ba? Siya nga pala yung range na 50mm hanggang 135mm na focal length ay in full frame sensor yon. Meaning na kung APS-C yung camera mo, kagaya ng camera ko na Fujifilm, kailangan mo i-convert yung value ng focal length niya sa full frame equivalent values. Example natin ay ito. Itong lens na to ay portrait lens ni Fujifilm. Ito ay yung 56mm na Fujinon lens na merong maximum aperture na f1.2. So 56mm siya times 1.5 na crop factor, this is equivalent to 84mm sa full frame. Kaya nga itong lens na to is maganda talaga kasi nasa gitna siya ng 50mm to 135mm. Kasi nga, equivalent siya sa 84mm na lens. Siya nga pala kung nagsisimula ka pa lang sa photography at gusto mong malaman yung mga pinaka-basic at maintindihan yung iba pang mga foundational knowledge related sa photography, madami tayo niyan dito sa channel. Just go to Photographia series na playlist at baka nandun na yung topic na gusto mo pang malaman. Also, if you find this video helpful or at least entertaining, like mo na din. Tapos, subscribe na din kayo as a support para dito sa channel. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Siguro may magtatanong sa inyo na kapag ba portrait lens, ibig ba nun sabihin is prime lens na siya agad? Prime lens ibig sabihin is fix yung focal length niya, kagaya nito 56mm lang siya. Well, most of the time ganun na nga, kasi nga para masatisfy yung portrait lens, dapat wide aperture siya para maganda yung bokeh o blur background. At yung mga prime lens na katulad nito, 56mm, sila yung mga lens na wide yung aperture. Kaya usually, mga prime lens ang best portrait lens. May video din pala ako ng prime lens versus zoom lens dito sa channel. Panoorin nyo na lang kung meron din kayong extra time. Usually, ang mga portrait lens ay mga prime lens. Kasi nga, fix yung focal length niya.
konti lang yung lens element at less yung moving parts. At dahil dyan, much sharper yung image quality ng mga prime lens at mas kaya nitong gawin ng mas malaki yung aperture or yung opening ng isang lente. Pero hindi nangangahulugan na yung mga zoom lens na pasok sa range ng 50mm to 135mm na meron ding fixed aperture all throughout the focal length range ay hindi na good for portrait photography. Pwedeng-pwede mo pa din magamit yung mga zoom lens para makakuha ka ng good portrait photo. Ang gagawin mo lang is ilagay mo siya sa range ng 50 to 135mm or ilagay mo siya sa pinaka-zoom. For example, ito. Ito ay 16 to 55mm na Fujinon lens. So, zoom lens siya. So, dahil 55 yung zoom niya or yung pinaka-zoom or pinakamahabang focal length ng lente na to, ilalagay ko lang siya sa 55. Tapos ilalagay ko yung aperture niya sa pinakamaliit na numerical value or sa pinakamalaking aperture. In this case, it's 2.8. Tapos yung kinukunan ko or yung subject ko is ilalayo ko siya sa background as much as possible. Yun talaga yung optimal settings para sa isang portrait na photo. Kung pagdating sa superiority, syempre mas superior pa rin talaga yung mga portrait lens kasi ginawa sila para doon sa purpose na yon. Pero kung wala ka pang budget para sa proper portrait lens, very capable naman talaga yung mga zoom lens o yung mga usual kit lens na meron ka or yung usual na kasama ng camera kapag bumili ka. You just need to know and understand the basic of photography. Siya nga pala kung Canon or Nikon user ka, yung 50mm f1.8 or f1.4 lens nila, yung pinakamura na lens na must have kung gusto mo talagang i-pursue yung portrait photography. Kung Fujifilm or Sony user ka naman, nandyan yung mga third party lenses like Viltrox Prime lenses na goods din yung mga reviews. I will just put the links ng mga yan sa description sa baba. Just for your reference lang para ma-check nyo. Para sa akin, kung bibili ka man ng lens, it doesn't matter kung brand new or second hand yung kukunin mo. Kasi depende naman talaga yan sa availability at sa budget mo yung pagbili mo ng upgrades. Sa pag-achieve ng magandang portrait, ang portrait lens ay isa lang sa mga bagay na kailangan mo. At hindi nangangahulugan na kapag meron ka ng portrait lens ay automatic na maa-achieve mo ang best portrait photo. To achieve the best possible portrait photo, bukod sa proper equipment, ang kailangan mo talaga ay yung basic foundational knowledge and understanding sa photography. Tapos isama mo doon yung personal creative taste mo. Kaya shoot lang ng shoot and gain the experience every shot. Regardless kung nagugustuhan mo or hindi mo nagugustuhan yung picture na kuha mo. So I guess that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV. At nung may natutunan kayo or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that can be related to photography. And also if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate, and I will see you in the next video. Mabuhay!